Gandang gabi po sa inyo lahat. So, andito nga po tayo ulit ngayon. Yun, sabi nung iba kasi, yung comment sa akin, sabi nung iba, ako daw ay pag nagsasalita, pabago-bago ng topic, pasensya na po kayo kung isa nangyayari ako kasi may marami po akong gustong sabihin, kaya lang limitado yung oras natin. So, ngayong gabi, pag-usapan natin yung ano, didiscuss ko sa inyo. Pag-usapan natin yung kaibahan ng PCP at saka CO2. Kasi nga, yan, naalala ko yung, ano, kasi may mga nagtatanong sa akin, may mga nagme-message sa akin, saka may mga nagre-request sa akin na mag-video naman daw po ako ng ano, regarding sa CO2 kasi ang dami pa rin nagtatanong eh, kung alin daw yung mas malak CO2 o PCP kasi ang tagal-tagal na niyan, tagal-tagal ng issue niyan, matagal na rin ako naglabas ng video dyan, pero sa bagay po noon hindi pa klaro kasi noon kahit ako baguhan pa rin. Kaya na ngayon yun nga, ano ko ng kaunti, i-discuss ko ng kaunti kung ano yung CO2, which, carbon dioxide, mga air gun na pinapagana ng carbon dioxide. Yan po yung carbon dioxide, yung inihinga natin pupunta sa paligid at yung ina-absorb ng mga puno. Kasi kung di ako nagkakamali, medyo matagal na kasi nung na-discuss ko yun. Yung carbon dioxide, pangkaraniwan siya, tsaka yung talaga pressure niya is 800 PSI. Siguro, pag mainit yung panahon, tumataas yung pressure niya kasi, pero hindi rin kalayuan doon. Kasi, umabot siya ng 900, 950, pero hindi man aabot ng 1,000. Kaya nung po nagkakaroon ng mga, yung mga tanks, CO2 tanks na sumasabog, pag punong-puno ng laman, hindi man sumasabog, nag-re-release ng hangin yung burst nila kasi punong-puno. Tapos ano po yan eh, carbon dioxide po na yan, kinumbert nila sa into liquid form. So, yung pong lumalabas sa air gun, yung po yung nadidissolve na, kinoconvert naman into air pagka napasama sa hangin, yun, nag-i-expand siya. Ngayon yung, kaya malakas siya pag mainit yung panahon kasi, yun nga, yung temperature, paglabas niya ng, ano, paglabas niya ng tank o pag naisalin mo sa air gun mo, ayun na, ano na siya, hangin na siya. Ngayon, after na ano mo siya, depende doon sa temperature ng air gun, tsaka siyempre na influensya niya ng temperature ng paligid. Pag mainit nga naman, mas dissolve siya. So, kaya mas malakas. Pero hindi naman po nangyayari yung kahit pag umuulan. Sabi nila, may nagsabi na sa harapan mo na lang nahuhulog yung bala. Hindi naman po nangyayari yung gano'n. Na sa harapan mo lang mahuhulog yung bala. Unless, masikip na masikip yung barrel. Kailangan mo mag-resize nun. Gano'n. Hirap na hirap ilabas yung bala. Kung hindi mainit ang panahon, hindi mailalabas. So, may diferensya yon. Kaya gano'n. Kahit umuulan yan, may puputok mo pa rin ng tama. Malakas. Maaari na kung may scope siya. Medyo mas mababa ng konti yung tama. Pero, hindi naman, as in, sa harapan mo lang mahuhulog yung bala o sa dulo ng barrel o mga isang dipa lang, dalawang dipa, hindi mo po nangyayari yung gano'n. Mangyayari lang yun pag may depresya nga po sa air gun, wala sa tono yung air gun. And yung PCP naman, itong PCP, it's either sa compressor or galing siya sa hand pump, yung hangin na nilalagay sa kanya or yung oxygen, yung diving ano air ang ginagamit sa kanya. Kaya po mas malakas siya kasi nagdidepende yan sa output niya. Yung tamang output sa air gun niya.
doon sa PCP natin. Ano ko po, i-elaborate kong maigi. Ito naman po ay technical, kumbaga, konting technical tips, ganyan, para sa may mga CO2 and PCP. Yan naman po ay applicable. Ang compressed air po kasi sobrang taas nga yung pressure niya. Kasi compare sa CO2, sabi natin 800 PSI, sabi na natin 900 pa. Wala nagbabalve lock ng ganun kababang pressure. Magbabalve lock siya pagdating ng 2,200, 2,500, yan, ganyan, 3,000, ganun. 2,200, hindi pa siya valve lock niyan, kung PCP. Ngayon, ang isang tip na, yun nga, konting kaalaman, may babahagi ko sa inyo. Ang PCP po kasi, isang katulad ng isang kwarto. Let's say, isang kwarto yan. Tapos, meron kang pinto. Yung pong lakas ng PCP, nagdidepende yan kung gaano katagal bumubukas yung firing pin. Yeah, tawagin na lang natin firing pin, huwag na discharge valve kasi medyo malalim ng term yun. Yung naunawaan nyo ng iba nating mga kaibigan. Gawin na lang natin firing pin. Alam na lahat kaagad yung firing pin. Hindi ko na kailangan explain. So, yung pong firing pin ay, kung ipukumpara natin sa isang kwarto, ay yun yung pinto. Kapag mas malaki yung pinto, mas nahihirapan ibukas yung firing pin. Mas mahirap din ibukas yung pinto kasi mas malaki yung sagap niya ng hangin. Yung hangin na kakalabanin mo sa pagtulak sa dun sa pinto. Ganun din po yung firing pin. Nagiging kalaban ng firing pin yung hangin dun sa loob. Kaya hindi pa natin pinag-uusapan dyan kung gaano ka taas na hangin yung nandun sa isang plenum. Ang pinag-uusapan natin dyan is yung laki ng pintuan, which is yung firing pin. Habang lumalaki yung, kung sa kwarto, habang lumalaki yung pintuan, tumitigas yung ibukas. Ganon din po yung firing pin. Habang lumalaki yung firing pin, mas matigas yung i-open. Let's say, ito, nandito yung firing pin mo. Habang lumalaki yan, lumalapad, mas malakas yung hangin, let's say ito yung plenum mo, mas malakas yung hangin na babanggain yung iyong firing pin. Kaya po, ina-advise ko dun sa mga kasama nating air gunner, ito po ay para sa mga baguhan, yung po mga expert, hindi na natin kailangan bahagihan niya kasi sila yung dapat magbahagi kasi sila yung bahagi. Ngayon yung sa atin, konting ano lang, simpleng tip lang, pero makikita nyo kung magagawa nyo, malaking bagay po ito. Mararamdaman nyo kaagad yung power na may bibigay ng inyong air gun. Unang-una, umiwas tayong gumamit ng, let's say, rubber. Ang rubber, kasi yan ay makunat, elastic. Elastic yung malambot siya. Madaling kumorte. Madaling mag-alis ng singaw. Kasi paglapat niyan, tinulak ng hangin niyan from plenum, lapat ka agad diyan. Ang problema diyan, nagiging makunat itulak 'yan nung firing hammer. Medyo makunat itulak 'yan. Mapapansin niyo kaagad yung pagkakaiba niyan. Once bumuha kayo, sabi nila yung iba, install valve kasi gawa na 'yon. Gawa na siya. Yung po, pakaraniwan, ano ko sa inyo, yung sangkalan. Sangkalan niya nakakatulad eh. Halos yun eh. Kasi, yun din po yung ginagamit ko eh. Pag, papabricate ako, yun po yung ginagamit ko, yung sangkalan. Ngayon, kagaya nga nung, balik tayo doon sa sinasabi ko. Maging CO2, ang air gun ninyo, o PCP,
mas maganda po maliit ang firing pin. Kung maaari, mas malaki lang siya ng konti doon sa pinakabibig ng inyong firing pin. As doon sa inyong opening ng inyong firing pin. Kaya hindi po... Ito. Makita ko sa inyo. Ayan, may ginawa kasi ako dito. Mabal. Ayan, ito po kasi ay unthreaded na Nimrod. Kaya ito. Ayan. Let's say, makikita niya. Ito pong butas na to, dito naman lumalabas yun. Dito pumapasok yung hangin pag bumukas yung firing pin. Teka, wala rin akong firing pin. Na puro naka-box po lahat kasi yung mga airgun na ginagawa natin. Dami. Kaya ito, yun nga, isa sa nadampot ko. Yung firing pin nakasuot dyan, tapos dyan niya sinasara niya yung butas. Once na ang iyong firing pin ay malaki, malapad, yung hangin na babanggain niya, pag pinukpok siya ng hammer dito, medyo malapad. Kaya po, nauso yung sabi nila, yung term nila na valve lock. Kasi nga po, ang lakas ng tulak ng hangin dito. Hindi naman, naka-ano siya. So, pag pinukpok ng inyong ano, ang lakas ng kalaban niya dito kasi buong. As much as possible, mas maganda po yung inyong firing pin, mas malaki lang ng konti dyan sa butas na yan. Naka-ano siya dyan. Patong siya, maliit lang. So, doon pa lang po, mararamdaman nyo kaagad once na ginawa nyo yun. Kasi yung iba, di ba, ginagawa, meron pang sa mga CO2 na airgun, meron siyang tanso na nakaganon, tapos nasa loob pa yung rubber. So, kung pwede kayong mag-fabricate ng inyong ano, gawa dun sa sangkalan, tapos maliit na lang, huwag nyo nang lagyan nung tanso na nakabalot sa kanya. Ikorte nyo na lang yung kinuha nyo sa sangkalan, ikorte nyo na lang na korting firing pin. Tapos, tuhugan nyo ng ano siya. Doon nyo ituhog yung kanyang pin na papasok dito. Ganun. So, doon lang po, mararamdaman nyo na ang pagbabago talaga ng airgun. Yung lakas. Kung dati, medyo, pag ano nyo, parang kulang sa power, palalakasin ko yung spring pa. Doon po, hindi nyo na kailangan gawin yun. Hindi nyo na kailangan gawin na palalakasin nyo pa yung hammer nyo. Kasi, habang lumalakas yung hammer, nagiging persado rin yung kanyang mga mekanism. Nagiging dahilan yun para hindi magtagal yung mga mekanism nyo kasi nakakontrol yun. Tapos, palaging gumagalaw. Napupudpud din yun. So, kung ganun po yung gagawin nyo, kasi kahit naman po malakas ang ano nyo ang hammer nyo kapag malaki yung inyong firing pin, hirap din po yun. Kahit pa malaki yung inyong hammer, hirap pa rin po yun. Tapos, magdi-discharge siya dahil matigas yung spring niya. 1,000 PSI pa, tinutulak niya na yung hangin. At tinutulak niya na yung discharge valve. Kasi, habang nababawasan po yung hangin niyan, gumababa, humihina rin po yung pressure na tumutulak sa firing pin. Apo, yun yung isa na tip ko nga sa inyo sa pagpapalakas ng inyong mga airgun. Yun nga, maging PCP man siya o CO2, okay din pong gagawin yan. Pero, kung sa PCP, since mas mataas yung pressure niya, yung plenum niya, kasi yung iba, inakagaya nitong airgun na to, 2,200 output pressure niya. So, kaya nga po nasa akin yan eh. Kasi, hindi tumatama. So, yun nga po, ulitin ko, explain ko maigi. Yung pong ating plenum ay may kukumpara natin sa isang kwarto. Yung kwarto na yan, depende kung anong pressure yung nandyan, at yung ating firing pin na ihalin tulad natin sa isang pintuan. Habang lumiliit yung pinto, umaalwan siyang buksan. Kasi yung hangin na itutulak mo, pag tulak mo ng pinto na ganyan,
Habang lumiliit yung pinto, mas konting hangin yung bumabara sa kanya, yung humaharang sa kanya. Pag malaki yung pinto, habang malaki, mas malaki, mas malapad niyan yung sakop niya. Mas mararamdaman yung tulak mo, mas may bigat kasi mas malaki yung mas mataas yung pressure na ano niya, yung pagtulak niya ng pinto. So ganun din po ito pong ating firing pin, itong ating discharge valve. Yan po yung opening. Pagpasok diyan, ayan, let's say dyan, tingin natin dito. Ito yung ating plenum. Ito yung ating plenum. Ito yung main tank. Ito yung plenum. At tapos, pag pumukpok yung ano nyo, firing hammer, bumukas yung pinto. Yan yung sinasabi ko sa inyong pinto, yung inyong firing pin. Then yung hangin, papasok doon sa butas, pocket dito. Tapos, diretso doon sa inyong barrel. So ayun po, isang tip 'yan na subok na subok ko na napaka-effective. Kaya po isineshare ko rin sa inyo. Malaking bagay po 'yon na sa inyong mga airgun. Malaking bagay po 'yon kung mapapaliit nyo as much as possible yung inyong firing pin. Yan naman po ay ito naman po ay patulak na ganoon. Tapos may spring pa siya dito sa firing pin nyo. So, itutulak na gano'n. So, yun yung pagbukas niya eh. Hindi naman pahila eh. Kung pahila, kailangan malalim na malalim yung lubog at saka matibay na matibay yung pagkakalagay niyo. So, since ito, puro siya patulak para bumukas at ang pagtulak din, dun din lumalaban yung hangin. So, yun. Tapos may nakatulak pa dyan na spring na tumutulong sa kanya para lumapat ulit. And then, yun nga, yung hangin sa na nandiyan sa loob ng inyong chamber, ayan, yung hangin na nandiyan, yun yung tumutulak sa inyong firing pin. Kaya po may mga nagtatanong, valve lock po yung aking mahina siya pumutok, dapat po ba palakasin ko yung spring ng hammer para mas malakas pumukpok? Hindi lang po yun ang paraan na pwede niyong gawin. Yun nga, paliitin nyo yung since nakakabit pa naman yung original na dyan, gumawa kayo hanggang sa ma-perfect nyo. Alam nyo naman kung gaano kalaki yung butas nyan, alam nyo kung gaano kalaki yung tatakpan nya. So ayun, ganun na lang yung gawin nyo. Kapag okay na yun, gawa na kayo ng firing pin nyo, saka nyo ipalit dun sa inyong discharge valve, saka nyo kalasin yung air gun nyo. Pero yun po, sa akin, sa experience ko, talaga pong effective na effective yun. Hindi ko na in-explain sa inyo, kagaya nung explanation ng iba na medyo malalim pa. Ang sa akin, yung maintindihan nyo kaagad. Mas madalang ako makagawa ng video sa panahon ngayon kasi nga, napakarami ko pong tinatapos. Ang dami ko pong tinatapos ng mga airgun ngayon, gustong-gusto ko na nga rin pong makapahinga. Gustong-gusto ko na rin. Yun, yung huwag ganito karami. Napakadaming airgun. Kaya nga po itong bandang huli, pinipilter ko muna ng maigi yung mga magpapagawa. Yun muna. At yung iba, na talagang hindi ko mahindian, sabi ko parang pagpaskuhin nyo muna ako ng papaskuhin nyo muna sa akin yung makatapos ako ng mga gawain ko dito na ganito, and then pagpasok ng bagong taon, pwede na po ulit tayo magtrabaho. Pag binilisan ko naman, hindi na nitatambak kasi at tumambak yan, may assistant pa ako, may katulong, may helper pa ako. Ngayon po wala na akong helper, kaya mas mabilis-bilis yung paggawa ko. Kasi nga, kakapahinga ako ng maayos kahit sa tanghali. Pagod na talaga ako mula umaga hanggang tanghali. Kakain ko ng lunch, siyempre inaantok tayo. Katulog ako kahit padala-dalawang oras. So medyo presko yung isip palagi pag-uuto. Hindi kagaya dati, maghapon akong itatrabaho paulit-ulit dito sa mga nangungusume. So ngayon medyo maaliwaan
Diwalas na, di kaya nga lang. Madami, ang nagkukulang sa atin ngayon yung spare parts. Dami kong kulang na pyesa pa na hinihintay ko pang dumating. Kaya po, medyo, ano tayo ngayon? Napaglaylo tayo ng konti, pero konti lang kasi. Yun nga, kaya ako nasabing kulang kasi ubos at ubos para mailagay. Gusto ko kasi ma-ship na lahat. Matapos ko ng lahat. Maliban lang dito sa mga to, yung ginagawa ko na to, ito nga po, kagaya na diniscuss ko sa inyo, kaya naisip ko i-discuss. Ito pong problema nito, kaparehas din po nung sinasabi ko sa inyo. Ayusin ko, hindi siya tumatama. Parang shotgun siya. Tinatamad na gawin, tinumayari. Kasi nga, yun yung problema, hindi siya kontento. Tapos ito, parang hindi ko na ano yung sa inyo kasi baka maging kasiraan pa nung gumawa sa akin lang. Yun lang, pinagkatiwala sa akin, nagagawin ko. Maging gumuna, yung may-ari nito, napakabait nito. Kasi unang-una, hindi niya kinukulit yung gumawa nito. Although hindi niya nagagamit nga, parang tinatamad siyang gamitin. Pero ano yun, tapos na yun eh. Ginawa naman siya ng magandang airgun, maganda naman. Hindi naman mayaan natin, maganda naman. Yung performance na lang, tsaka yun, comfort gamitin. So yun lang po yung ayusin natin. Ngayon, yun nga po. Sana'y nakapagbahagi ako ng maayos. At kung hindi, at meron kayo hindi nalinawan, comment lang po kayo sa video ko at sasagutin po natin yan. Kung meron pong pungkulang, pagkaano, dadagdagan natin. Ako po kasi, kahit alam ko siya, hindi po, nagre-research pa rin ako para makita ko kung ano pang kulang doon sa sasabihin ko. Ngayon lang po, kapraso lang naman po yung sinabi ko sa inyo. Isang tip lang na simpleng-simpleng tip na kayang-kaya yung gawin. So, yun lang siya. Napakaliit na bagay kung tutuusin. Pero sa experience ko, napakalaking bagay para sa performance ng ating mga airgun. Tsaka para dun sa nangungusume kung bakit nahihirapan yung hammer niya at nahihirapan siya ang palakasin yung airgun niya. So, konting tip lang po yan at sana'y nakapagbahagi ako ng maayos. Nagawa ko sana at nasabi ko sa inyo na ipanawa ko ng maayos yung kahalagahan at saka yung gusto nating maipaliwanag. So, hanggang dito na lang at